Hi guys! My name is Kenny and welcome back to my channel! Kamusta naman kayong lahat? I really hope you're all doing well today and sana din safe and of course, happy kayo! I know, medyo matagal na yung huling beses na gumawa ako ng review dito sa aking channel but I'm finally back! And ayun nga, as you can tell sa title guys, for today's video, ang gagawin ko is susubukan ko yung newest collection ng BLK which is called Fresh. Kung hindi ako nagkakamali, this is their summer collection and what's good about this is that hindi lang makeup yung nilabas nila, hindi lang lip products, they also have skincare. Also, heads up lang guys, hana PR to, pinadala nila sa akin and sobrang natutuwa ako guys kasi wait lang, mapakita ko sa inyo. They also sent me a mini refrigerator for skincare na super, oh my god, super cute. Actually, plain lang talaga itong pinaka-door ng refrigerator tapos may sticker inside. Ayun nga, meron siyang kasamang sticker inside and ang ginawa ko is nilagay ko siya dito sa pinaka-door ng refrigerator para mas maging cute siya. Actually, sobrang excited na akong dalhin to sa aking apartment kasi feeling ko sobrang cute niya kapag kasinama ko sa makeup collection dahil ang nice. O, tingnan nyo naman, di ba? And ayan guys, ganito siya kapag kabinuksan nyo and sobrang nice ng loob kasi ang dami yung pwedeng ilagay na makeup or skincare inside. Sobrang tuwan-tuwa talaga ako nung dumating sa amin to as in hindi ako makaget over and sa lahat ng PRs na nareceive ko ever, eto na yung pinaka-the best and so far, pinaka-favorite ko. Tsaka in fairness sa kanya, nung sinubukan kong i-on, ang perfect nung lamig inside. Sobrang nakaka-excite siya and excited na akong gamitin and lagyan ng skincare, especially face mask. Also guys, for those of you na gustong bilhin itong kanilang refrigerator, available siya sa Lazada. I believe around ano siya, less than 5,000 kasama yung mga makeup. And ilalagay ko na lang sa link yung, sa description box yung link ng actual product. Before we continue, of course, if this is your first time sa aking channel, if you haven't already, make sure to click the subscribe and bell button para ma-notify kayo kapag may mga bago akong videos. You can also follow me sa mga social media accounts ko if you want to stay updated and as always, lahat ng information na kailangan nyo will be listed sa description box below. So yeah, if you guys want to know kung maganda ba itong bagong collection ng BLK, of course, just keep on watching. So 9 yung total of products na meron ako dito, but actually 7 lang yung susubukan natin. Etong dalawang face mask na meron sila sa ibang araw ko na lang susubukan and probably sa IG story ko na lang kayo i-update. But anyway, before tayo mag-proceed sa mga susubukan ko, let's talk about these products first. So, isi-share ko muna sa inyo yung info about them. Again, dalawa yung face mask na meron ang BLK. So, yung first one is called Wonder Melon. And this one is a hydrating and brightening glow, innovative bamboo cellulose, ultra soft sheet mask. Ang haba ng pangalan niya, ha? So, it says here that this one retails for 129 pesos. And yung claims niya is, so it says dito sa packaging that this product is made of all natural bamboo fiber. Biodegradable and eco-friendly siya. Tapos, it is skin-friendly and non-irritating. It features high water retention and provides superior fit. Smoothly hugging the contours of the face like second skin and evenly distributing the creamy essence without any creasing or tearing. So, eto naman yung second mask na meron sila. And as you can see, mas malaki yung packaging niya. Yung tawag dito is Cocoa Crush Deep Moisture Plus Collagen Ultra Pure Nanofiber Biocellulose Sheet that feels like second skin. Ang haba ng description niya. So, dito naman sa isang to, yung claims niya is Intense Hydration, Biocellulose Technology, and Hydrolyzed Collagen Extract. So, ito namang isang to is infused with hyaluronic acid. Tama ba yung pronounce ko? Whatever, basta, ayun na yon. Meron din siyang coconut extract, arnica montana flower extract, tapos, ayun nga, may biocellulose technology siya which retains a high dose of key ingredients to ensure optimum skin absorption, making the skin smooth, firm, and lifted. So again guys, susubukan ko na lang to kapag nag-skincare ako and make sure na i-check nyo sa IG stories kasi ipopost ko doon yung update about these masks. Also, before tayo mag-proceed sa mga next products, can I just say na super cute and ang sarap sa mata ng packaging niya. So, eto yung first product na susubukan ko sa aking face and yung tawag dito is Skin Hydrating Ultra Fine Mist. This product retails for 449 pesos. It contains 60 grams. Manufacture date niya is January 2020. And what else? It's cruelty-free but yung expiration, hindi nakalagay sa packaging kaya I don't know. Hindi ko alam kung hanggang kailan nyo siya pwedeng gamitin. Bago ko ipakita yung product, basahin ko muna yung info and it says here, this on-the-go skin hydrator soothes, hydrates, and refreshes the skin
with a gentle cocktail of watermelon extract and hyaluronic acid, sealing in moisture for a dewy and gloomy complexion. Spritz all over the face and body as desired to enhance your natural dewy glow and makeup. Ito nga pala yung itsura ng box, guys. So sa front, nakalagay lang yung logo ng BLK and pangalan ng product. Sa isang side, may graphics lang siya ng watermelon and yung price. On the other side, may nakasulat lang na Wondermelon, which is probably yung name ng product. Tapos ayan, guys, sa likod, nakasulat lang lahat ng info and details about the product. And eto naman yung actual component or packaging ng product. Super duper cute. I love it. Ang ganda ng design and nakakatuwa kasi tingnan nyo, para siyang upside down. Hindi nyo siya pwedeng ipatong sa lamesa ng nakaganito kasi etong part na to medyo rounded kaya tutumba siya. So basically kapag pinatong nyo tong product na to sa vanity, dapat parang naka-upside down siya. Yung pang spray nasa ilalim kasi ito yung part na flat yung surface. Gaganon ko muna. Kasi bago so hindi pa may spray agad. Ayan. Oh my god, pinong-pino yung mist. Tsaka ang bango niya, guys. Oh my god. Amoy watermelon talaga siya. It smells sweet but hindi masakit sa ilong. Anyway, so i-spray ko na siya sa face ko and side note nga lang pala, guys. Hindi ako masyadong naglagay ng makeup today. Naglagay lang ako ng konting foundation dito sa aking jawline and konting-konte sa cheek area. Kanina pa akong chika ng chika, ba't subukan na natin? Ang sarap niyang i-spray sa face. Super duper gentle lang yung mist or buga ng product kapag kanilagay sa face kasi pinong-pino yung pinaka-tip or butas ng spray. And true to its claim naman, it feels very refreshing sa skin. You can definitely feel na sobrang hydrated and moisturized ng skin after. Talagang masarap siya sa pakiramdam. Medyo may konti lang siyang lagkit but I feel like the reason why is because medyo ano nga daw, diba? May pagka-dewy yung kanyang itsura sa skin. So I'm assuming na ayun yung reason kung bakit medyo may konting-konte na tacky feeling. Pero it feels comfortable pa din naman. Hindi siya yung klase nung lagkit na parang sobrang kadiri or OA. This one, parang ano pa din, natural yung pakiramdam. And like what I've said kanina, yung smell niya very summer yung feeling kasi sweet siya and fresh. I love this one. So, overall for me, I know it's too early to say, but gusto ko siya. I really like how it feels sa skin and yung component and quality ng product. Lip product naman yung susubukan natin this time and iche-check ko muna sa Lazada, guys, yung info ng product kasi naitapon ko yung pinaka-plastic niya. So, first lip product na susubukan natin from BLK is this one. Yung tawag sa kanya is Coco Crush Exfoliating Lip Scrub. This retails for 299 pesos and this one contains 10 grams and yung claims ng product is it is exfoliating, moisturizing, and it smoothens and preps lips. Packaging looks like this. Tapos, once you open it, ganito yung tip or pinaka-applicator ng product. Honestly, I don't have anything negative to say about the packaging kasi super cute niya. Tapos, squeezy tube pa siya. Kaya sigurado talaga kayo na hanggang kaduluduluhan talagang masisimot nyo yung laman niya. Very sweet yung scent ng product. Tapos, amoy na amoy yung pagka-coconut niya and hint of vanilla. Ayan, guys. Hopefully, you can see. So, yung mga kulay white na parts is yung pinaka-scrub. Pwede ba kainin to? And in fairness sa lip scrub, guys, yung pinaka-granules niya or grains, hindi siya yung super-duper laki kaya very comfortable gamitin sa lips. Very close sa ordinaryong asukal, yung ano niya, texture. And it feels very moisturizing. And ang maganda kasi dito sa product na to, guys, or ang nagustuhan ko is yung pinaka-applicator niya. Kapag kasi ganito yung applicator ng product, kahit hindi nyo nagamitan ng finger, kahit eto na lang yung pang-scrub nyo, kaya sobrang hassle-free gamitin and hindi madudumihan yung kamay nyo. It's not sticky, hindi siya mabigat sa lips, wala ako na-feel na kahit anong irritation. It's very comfortable. Ganun lang yung feeling niya. It's not the kind of, yun nga, lip scrub na sobrang intense or sobrang irritating na to be, you know, to be a lip scrub kasi diba ang skin natin sa lips, manipis siya, very sensitive kaya kailangan talaga yung mga product na ginagamit nyo, sobrang gentle lang din and mild. Tatanggalin ko na yung lip scrub and let's see kung matatanggal din doon yung mga dry patches sa aking lips. So, natanggal ko na yung lip scrub sa aking lips and I can definitely tell you na talagang nakakatulong siya to remove and soften yung mga dry patches kasi dito sa aking lips, yung sa inner part na lang, yung medyo may natira, konting-konti na lang, and feeling ko kung mas tinagalan ko pa yung pagbabad, baka mas lumambot siya and mas natanggal. Bet ko to, guys, and I can see myself na ginagamit to everyday kasi nga, diba, dry yung aking lips. So, overall for me,
Itong exfoliating lip scrub, Coco Crush ng BLK is a yes. Okay na okay sa akin itong product na to and panigurado, magiging staple siya sa aking bag kasi maganda siyang gamitin sa lips. This time, ang susubukan ko naman is yung isa sa mga pinaka-favorite kong product ng BLK and that is itong kanilang creamy all-over paint. This product retails for 399 pesos each. Apat yung shades na available and it contains 5 ml. Kagaya ng ibang product, this one is cruelty-free and the shade that they sent me is called Feeling Peachy. Packaging looks like this sa front part. Sa isang side, nakalagay lang yung shade name. Sa likod naman, nakasulat lang lahat ng info about the product. So when it comes naman sa actual component or packaging, this is how it looks like. Super duper cute. I love the packaging. Oh my god. And when it comes sa applicator, ganito naman siya. Same lang yung applicator niya sa mga existing na creamy all-over paint nila, yung chubby na tip or pinaka doe foot. When it comes to scent, amoy peach talaga yung product, kaya lang ano siya, medyo may pagka-artificial. Pero mabango pa din naman, hindi siya yung klase ng artificial scent na overpowering or masakit sa ilong. So yeah, for me, okay yung scent ng product. So basically, kagaya nga ng pangalan ng product, this is an all-over paint, so pwede nyo siyang gamitin sa eyes, lips, and cheeks. Sa cheeks ko muna siya susubukan and siguro mag-ano lang tayo, 2 or 3 dots. Ayan guys, 3 dots muna and let's see kung okay ba siyang i-blend? Hopefully you guys can see clearly and okay naman yung register sa camera, but this is how the product looks like sa skin. By the way guys, gamit lang ako ng brush kasi medyo napadami dito sa part na to, so para medyo mabawasan siya, gamitin ko lang yung aking brush na may konting foundation kanina. So when it comes sa formula ng product, I don't have any complaints kasi same sa mga existing all-over paint na meron sila. Ganun din guys, consistent. Super easy to blend, pigmented, and it feels very lightweight, as in parang walang nakalagay sa skin. Dito sa product na to, you don't have to worry. I mean, hindi nyo kailangang magmadali kapag biniblend nyo kasi hindi naman siya mabilis mag-set. Okay siya guys, maganda yung itsura niya sa cheeks, para lang siyang second skin kasi nga manipis yung kanyang formula. So dito naman sa side na to guys, brush yung gagamitin ko and let's see which one is better or kung okay bang gamitan ng brush. Grabe guys, oh, seconds ko lang siyang binled, pero okay na, and ang ganda. And parang mas bet ko siya kapag ka-brush yung gamit na pang blend. So this time sa lid naman, and since pigmented siya, I think kailangan talaga dito tuldok lang. Okay din siya sa lid ha, in fairness. Tsaka ang sarap niyang gamitin kasi it's very easy to blend, and perfect na perfect kapag ka on the go kayo or kaya wala kayong time. This is how the all-over paint in the shade Feeling Peachy looks like kapag nilagay naman sa lips. Medyo patchy lang and siguro ayun yung isa sa reasons kung bakit hindi ko siya ginagamit sa lips. And nagki-cling siya sa mga dry patches. Pero kung yung gusto niya naman is parang wash of color lang sa lips, okay naman siyang gamitin. Kaya lang talaga kapag kamalapitan, kitang-kita nyo na it doesn't look even. Anyway, overall for me, I like this one as well. I love it and gusto kong bilhin yung ibang shades kasi nung chinek ko sa Lazada, ang dami pang magagandang shades. Ito namang tinted lip balm ng BLK yung susubukan ko this time. And yung presyo nito is 329 pesos each. This one contains 10 ml and 4 yung shades na meron or available dito sa lip balm. Dito naman sa product na to, yung claims nila is non-sticky, nourishing, and your lips but better siya. Sorry guys, mali ako. 3 lang pala yung available na shades and those are very berry, Feeling Peachy, and Wonder Melon. So, ganito naman yung packaging ng tinted lip balm and same lang siya sa kanilang lip scrub. Even yung applicator, same lang siya and grabe guys, super cute niya. Ganito yung klase ng product na masarap ilagay sa vanity or kaya dalhin. I love it, super duper cute. Dito sa product na to, actually, kahit hindi ko pa siya nasusubukan, feeling ko magugustuhan ko na siya kasi ganito yung mga klase ng lip product na favorite kong ginagamit eh. Anyway, susubukan ko na siya and yung first color or shade na susubukan ko is Wonder Melon. So, this is how the shade Wonder Melon looks like on the lips and I love it. Ang ganda niya kasi ginawa niyang very plump and juicy yung itsura ng lips ko. And true to its claim, it's very lightweight, it's non-sticky, and sobrang comfortable niya. I love this guys, sobrang perfect ng color kasi ang natural tignan. Okay to sa akin guys, gusto ko siya. Yung downside nga lang sa kanya is medyo messy gamitin kasi tignan niyo oh. Yung pinaka-applicator niya, ang kalat ng tignan. Next color na susubukan ko is Very Berry. And this one naman, ganito yung kulay niya guys. Ayan, medyo deep yung kulay niya.
very looks like this, and for me, I like this one as well. So, kung feeling nyo yung first color, which is Wonder Melon, masyado siyang light for your complexion and baka hindi mag-show up, dito kayo sa shade na to kasi mas pigmented siya. Mas deep yung kulay niya and mas prominent or mas kita. So, ayun guys. Overall for me, itong kanilang tinted lip balm, sobrang okay na okay din and nagustuhan ko kasi tama yung claims nila. Kung naghahanap kayo ng lip product na magbibigay ng glow and gagawing plump yung itsura ng lips nyo, this one is really nice. Final product na susubukan natin sa video na to is itong kanilang lip and cheek tint in the shade Wonder Melon. So, yung presyo niya is 329 pesos, and it contains 4.2 grams. So, this is how the packaging looks like sa front. Sa side, nakalagay lang yung graphics and yung price. Info about the product on the other side. And sa ibabaw, nakalagay lang yung shade name. Tapos, yung actual component or packaging naman ng product looks like this. Same lang siya dun sa mga existing na lip and cheek tint na meron sila. Tapos, yung applicator niya ganito guys. Flat siya na doe foot applicator. And ayan guys, ganito yung itsura ng lip and cheek tint kapag ka nakalagay na sa lips, and surprisingly, I like it. Honestly, I don't really care that much about lip and cheek tints, especially mga water tints, kasi hindi ko talaga sila favorite. Nakaka-dry kasi ng lips, and actually itong isang to, nafe-feel ko na medyo nagda-dry na yung lips ko, especially sa inner corners. So ayan guys, for me, sa kulay, okay siya sa akin, gustong-gusto ko, but in terms of formula, I'm not the biggest fan kasi talagang drying siya kapag ka medyo nagtagal na. If you have dry lips, I don't recommend na gumamit kayo ng ganitong tint. Mas okay sana yung may oil para mas moisturizing and hydrating sa lips. Kasi kapag ka water-based talaga, after a few minutes or seconds, talagang mabilis siyang matuyo. So yeah, overall for me, this lip and cheek tint is just an okay product. It's not the best, but it's not the worst as well. Kung trip nyo siyang bilhin, go ahead and bilhin nyo. And kung ayaw nyo naman, okay lang din. There's nothing special about it naman eh. Ito na yung final product na susubukan natin sa video na to, and yung tawag sa kanya is Wonder Melon Collagen plus Vitamin E Makeup Removing Wipes. This one retails for 169 pesos. It contains 30 sheets, and yung claims niya is it gently and effectively removes all makeup, safe for sensitive eyes and skin, and hypoallergenic siya. This one nga pala is made in Korea, guys. Tapos, yung description sa likod, ang sabi dito is, this delicately scented skin-saving wipes are soaked in a gentle, alcohol-free formula that sweeps away the day's makeup grime while also soothing skin, all for a refreshed, bouncy finish. Ito naman yung packaging ng facial wipes, and super duper cute din niya guys. Very consistent. Tapos sa likod naman, as usual, nakalagay lang lahat ng info and details about the product. Tapos kapag ka-inopen siya, ayan guys, ganito lang siya. Kagaya lang siya ng mga typical na makeup wipes na nabibili sa mall, and grabe guys, kabubukas ko pa lang pero yung amoy niya, sobrang ano na talaga, umaamoy. Bango niya guys, ang sweet ng scent but hindi masakit sa ilong or nakakahilo. And eto na guys, kuha na tayo ng isang wipes. So just in case gusto niyo malaman, ayan po mga kaibigan, ganito pong kalaki yung pinaka-wipes na makukuha niyo sa loob. Like I've said, naka-foundation ako, and let's see kung mabubura natin siya using this wipe. Kinakabahan ako guys, hopefully mag-work, so subukan natin. In fairness, grabe guys, nabura niya talaga yung makeup. And tingnan nyo, kung i-compare nyo yung nabura sa meron, diba, ang laki ng difference. Nakakatanggal talaga siya ng makeup guys, kaya sigurado talagang effective and totoo yung claims ng product. Tingnan nyo, ang dami niya natanggal and sobrang ano na, linis ng tingnan ng skin ko dito sa walang makeup. And here you have it guys, wala na akong makeup. I love this one guys, talagang nabura niya lahat ng makeup ko and para akong naghilamos kasi ang linis tignan ng face ko. Okay guys, so ayun na lahat ng mga product ng BLK sa kanilang fresh collection, and overall for me, halos lahat nagustuhan ko talaga. Actually, isang product lang naman yung hindi ko nagustuhan sa mga sinubukan natin, and that is itong kanilang lip and cheek tint. Wala eh, parang ano lang siya, yung standard or ordinaryong lip tint na mabibili nyo sa ibang brands. Water tint is water tint in my opinion, so yeah. Dead mo lang ako dito. But the rest, sobrang nagustuhan ko and I highly recommend. For my top 3, yung first sa aking list is itong BLK na Wonder Melon Makeup Remover Wipes. Super duper love this. Tapos yung second naman is itong kanilang Creamy All Over Cheek Paint in Feeling Peachy. Tapos yung last sa aking mga favorites is itong kanilang Tinted Lip Balm. Tapos itong dalawa actually, sobrang love ko din sila. Kaya lang,
top 3 yes, so medyo masakit sa pusong sabihin man. But still, etong dalawang to guys, sobrang perfect pa din and maganda sila. Kaya okay lang na subukan nyo din kasi lahat maganda talaga. Anyway guys, that is it for today's video. I hope na nag-enjoy kayo sa video natin today and sana din nakatulong to para sa inyo na mga nagbabalak na mag-purchase ng kung anumang mga product dito sa latest collection ng BLK. Thank you guys so much for watching. I love you all so much. Stay safe and I hope to see all of you again on my next one.